guys. Good morning. Welcome back to my channel. Dax DM Monski. Ako nga pala si Dax. Ngayon lang ulit nakabalik mag-vlog kasi this past few days na busy ako sa pag-condition ng aking mga beta. Sumali kasi ako sa show ng Battle of Royals na beta show. Kaya lulungkan ko muna pag-condition ng mga beta ko para isali. Bali, dalawang entry lang yan isalihan ko. Para lang ma-achieve ko yung gusto ko na forma ng beta ko. Kaya lulungkan ko muna. Kaya ngayon ako lang nabalik ko vlog. So, pero hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin yung about sa sirama. Topic ngayon is yung paano ba ang tamang pagsisimula sa pag-aalaga ng sirama. Itong sasabihin ko sa inyo based ito sa experience ko. Para naman sa mga newbie, hindi nyo ito may experience. Oh my God! Wow! So, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya stay tuned mga kasirama para ito na naman bago na mga idea or experience na masishare ko sa inyo mga kasirama. So stay tuned mga kasirama. A few moments later. So ito na, pag-uusapan natin kung paano ba yung dapat gawin pag magsimula ka mag-breed ng sirama or mag-alaga ng sirama. Nung nag-start ako ng sirama, una kong ginawa is nag-research muna ako. Tiningnan ko talaga ano yung sirama, paano siya inaalagaan, saan siya nang galing, saan siya talagang diyan ako talaga siya. Ni-research ko talaga siya. Tiningnan ko talaga yung yung sirama. Kaya ang ginawa ko, tingin-tingin muna ako doon sa YouTube, sa Malaysia yung mga pag-show nila, yung mga interview ng mga Malaysian breeder. Kasi maintindihan mo naman kasi yung mga interview nila may mga subtitle, so doon ako tumutok talaga ako doon. Tapos mas nakatulong din yung dito sa mag-start kayo doon sa local sa area ninyo, maghanap kayo sa Facebook yung breeder sa area ninyo, try nyo mag co-op visit para makita mo yung setup ng mga pag-alaga niya, makausap mo yung mismo yung breeder, saka makakita ka ng mga magandang pwede i-apply para ma-apply mo yun sa pag-start mo na mag-alaga ng sirama. Kaya dun nag-research ako, tiningnan ko yung sino yung mga magandang breeder. Tiningnan ko muna yung mga Facebook nila, kung kano sila ka ano talaga ng sirama, para naman pag magtanong ako is doon ako makahanap ako ng sagot kagad sa mga tanong ko. Kaya doon ko nakilala sila Serga, sila Penny, Mang Penny doon sa Facebook, saka sa babasa ko lang sa mga comment kasi mas maganda daw doon kay Ma'am Penny, mas maganda daw doon kay Sir Gash, mas maganda kay Sir Silva, ganun. Yun yung mga talagang matunog na pangalan sa pagsisirama. So doon ako kumukuha ng style sa pag-aalaga ng sirama. So, sa akin naman, ang advantage sa akin is matagal ako sa manok panabong. Kaya
medyo hindi ako nahirapan sa pagganyan ng sirama. Kailangan ko lang siya i-research kasi iba siya, ang liit-liit niya, tsaka baka iba ang yung style na pag-alaga sa kanya sa manok-panabong. At ngayon nga, na-discoveryan ko, ibang-iba talaga siya sa manok-panabong. Kasi ang sirama, kailangan niya ng ganitong kulungan. Tapos, indoor ang yung pag-ano niya, kailangan sa area mo. Hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, at basta yung ang temperature ng area mo is tamang-tama lang para mas madali mong maparami yung ang sirama mo. Nung una, pag-start ko, yung sa breeding, so nakabili na ako ng sirama. So, sa pag-start ko pala ng sirama, ang nagastos ko nun is, so more or less na gastos ko is mga nasa 25,000. Nasa 25,000 yung nagastos ko sa pag-start ng sirama. Way back, mga 2,000, ano ba? Basta 8 years naman ako ngayon. Basta matagal na. Hindi ko na maalala. Ano. Basta kung nag-start ako, lagi kong inaano na yung sa breeding talaga. Curious ako sa breeding sa sirama. Paano? So, tiningnan ko muna yung style ng ano, in-apply ko yung para sa panabong. So, na-discoveryhan ko doon na hindi pala pareha sa panabong. So, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa yung standard cage talaga ng panabong na pag-breeding. So, pagkalaki-laki. So, nilagay ko doon. Ang problema doon na matagal siya makapag-breed, matagal ako makapag-breed kasi parang nahihirapan yung cock na habulin yung hen doon, kaya na parang matagal yung breeding ko. So doon ko na-discover yan nung nanood ako ng sa YouTube, kaliit-liit lang pala ng breeding pen, so parang ganito lang. Ganito lang yung kulungan. So, parang kalapati. Parang nagbibreed ka lang pala ng kalapati sa sirama. So, nilagyan ko lang siya ng pot. Yung sungsamsaya pa, ng kaang. Nilagay ko dun sa may gilid ng kulungan. Tapos, dun na. Dun na medyo pinagsabay-sabay ko na pag-breed. So, minsan nagsasabay ako ng breed nun. Anim sa bayan yan, breed talaga. So doon nagdami talaga yung sirama ko. Tapos kasi yung pag ganun na kulungan pala, madali niya mahuli yung hen sa ganung kaliit na kulungan. Tapos madali sila mag-breed. Tsaka importante pala sa breeding is kailangan mo talaga sila kondisyonin. Mas matinding pagkukondisyon sa pag-breeding sa kaysa sa ibang manok. Kasi minsan kasi pag di mo masyadong maganda pagkukondisyon mo sa sirama mo is walang laman yung mga itlong. Kaya gastos ako pag mag-breed ako ng sirama, maraming vitamins talaga binibigay ko. Tsaka dumadaan talaga sa proseso, purga, ligo, bacteria flushing, mga vitamins, pangpaitlog, ganyan, ang dami talaga. So yun yung ginagawa ko pag mag-breed ako ng sirama. So habang doon naman sa pag-ano, so ayan, may mga sisiw pa na, dami mo ng sisiw para ma-maintain mo yung
health ng mga sisiw mo, ang laking tulong ng mga ng vaccination. So yung pagbabaksin ng sirama is importante yun na may sinusunod ka na program. May program ako sinusunod, yung pag day 1 is B1B1 with IV. Yan talagang binibigay ko pag pag mag-vaccine ako. So, day old pa lang, B1B1 with IV. Sa day 14 naman, bibigay ako ng fowl pox. Binibigyan ko ng fowl pox. Yung tinuturok dun sa may ano, sa may pakpak. So, dali lang gamitin talaga ng pag-vaccine yan. Tapos naman, pagka day 25, doon ako nagbibigay ng lasota. So, bigyan siya lang ng lasota. Tapos, after 32, doon na ang gamboro. Gamboro. Tapos, magbibigay ko ng gamboro ako, day 32. Then, so, naka 1 month na. So, bibigay na naman ako ng lasota with IV pala yan. Lasota with IV. Bibigay naman ako ng lasota with IV pagka 2 months niya. Bigay na naman ako ng pagka after 32 days na naman, bigay naman ako ng lasota with IV. Then, nagre-release talaga ako ng aking mga sirama pagka 3 months old niya. So, pagdating niya ng 3 months old, magbibigay naman ako ulit ng lasota with IV. Diyan ko na siya nirelease pag naboosteran ko na siya. Parang booster na ba? Nagbigay ka na ng booster doon sa sirama mo, sa manok mo. Para naman pag yung sirama mo pag nandoon na sa kabila, nandoon na sa bagong owner. So para antibay na ng sirama mo. Hindi na siya lalo na pag nakabili sa iyo newbie. So mangyari kahit saan mapunta yung manok mo, sure ka na mas healthy siya, hindi siya madaling dapuan ng sakit kahit mapunta kung saan siya sa mga ibang makabili ng sirama mo. Yun yung sinusunod ko talaga. May program ako bago ko i-release or bago ko ibenta yung aking mga sirama. Kasi may kadalasan tanong sa akin, bakit daw di ako nagre-release ng sirama ko ng month old? kasi nga, kailangan ko proteksyonan din yung buyer ko. Kailangan ko silang proteksyonan in the sense na yung pagbibigay ng vaccination sa manok na nire-release ko. Para naman, kasi pag nagpresyo tayo ng sirama natin, alam naman natin kung magkano yung presyo ng sirama. Para naman yung makabili sa'yo ng sirama mo, is hindi naman siya madidehado doon sa binayad niya. Sure talaga na yung manok na makukuha niya o sirama na makukuha niya sa akin is healthy at kumpleto sa vaccination. Tsaka nga pala, dun sa vaccination na binanggit ko, yung B1B1 with IV, then mag fowl pox, tapos lasota, tapos gamboro, pwede ka magbigay ng after pagka 60 days to 62 days ng yung para sa kuraisa. Yun talaga yung maganda na i-apply. Pero sa akin, dun lang ako sa hanggang gamboro, yung sa apat na lang ako, hindi na ako nagano na sa kuraisa. Iwan ko, isang beses ko lang na-try yan, talaga maganda talaga kung hanggang dun ka sa pag-anong kuraisa. Pero dito naman sa akin, hindi ko naman na-experience yung mga ganyan na masakit sa sirama ko. So doon lang ako sa gamboro, hanggang pagka 30,
32 days ng mga sirama ko, kompleto na talaga yan sa doon, sa Lumuro. Hindi na ako nagbibigay nung para sa Kuwaisa kayo. Kung nakikita niyo yung area ko, maliit lang, tapos maintain talaga dito ang paglinis. Kung meron mang mga sakit na dumadapo sa mga manok ko, sa sirama ko, is yung pa kunting-kunting sipon. Ang maganda doon, kung kumpleto sa vaccinated yung manok mo, kahit doon yung mga sakit ng pagbigay mo ng gamot, madali lang sila makarecover. Kasi nga, yung sistema ng manok mo is maganda. So, kaya niya lalabanan yung mga sakit kasi nga, kumpleto sa vaccination. Kaya yung pag nagsimula ka ng pagmamanok or pagsisirama, pag-aralan mo yung paano mag-vaccine, ano yung mga gusto mo sundin na program sa vaccination, importante talaga yun mga kasirama. Kaya pag nag-start kayo, talagang yan ang una nyong pag-aralan. Kasi pag mabili mo, kaya mong bilhin lahat. Kahit dami mong pera. Kahit ang dami mong pera, kaya mo bilhin lahat ng sirama na gusto mo. Pero pag hindi ka marunong dyan sa vaccination, talagang masasayang lang yung pera mo na ginastos mo. So kailangan talagang pag pumasok tayo sa isang hobby, kailangan pag-aralan. Hindi yung parang nagpapakislam ka lang ba sa mga kaibigan na kaya, meron ako nito. Pero ang tanong dyan, masustain mo ba or maalagaan mo ba siya ng matagal? Kasi pag magkasakit na yung sirama mo, dyan na yung papasok yung problema. Paano mo gamitin? Paano mo siya makarecover sa sakit? Yun yung pinakamahirap. Kasi yung sirama, madaling dapuan ng sakit yan. Yung sirama, pag yung hindi ka masyado marunong sa pag-aalaga nito. Kailangan research talaga bago pasukin ko ng pagsisirama. Kasi ibang-iba talaga siya sa ibang manok. So yung nag-start ako talaga dun sa OC. Dun talaga ako nahasa sa OC kasi dun ko nakaparami ako ng OC. Tapos bago ako nag-SG, tapos nag-SG Kiat. Tapos ito nga, ngayon, yung SG Kiat na yung line ko. Tapos gina-develop ko na lang ng sarili ko talaga na palahi ng sirama. Tapos kapag magaling ka na sa pagsisirama, importante din na maglagay ka ng mga ganito. Kung sa pagbibili ka sa may mga things, mayroong mga parang may mga magazine para dun sa paano kung magkasakit yung alaga mo, meron kang mga matignan dito. Anong gamot ng mga may sipon para ma-update ka lang. Tingnan mo. Yun, mahingi mo lang yan sa mga nabibenta ng feeds. Kaya, yun, mapapayo ko sa inyo mga kasirama, pag mag-start kayo talaga na mag-alaga ng sirama, is ang gawin nyo, mag-research, tapos mas maganda yung actual na po-visit sa mga sirama breeder para makakuha ka talaga ng idea. Like sa kulungan, kapag alaga, kasi iba talaga yung actual kasi makakausap mo yung breeder. Yung bloodline talaga, importante. Kumuha ka talaga ng magandang bloodline sa sirama para naman
kapag marami na, ikaw din yung mapikinabang. Kasi kapag magandang bloodline yung kurama mo, mas marami later on, mas maraming pupunta sa iyo para makakuha ng breed mo. Yun yung importante talaga. Kuha ka ng magandang bloodline ng kurama. Yun yung importante. Kaya mga kasurama, sana nabigyan ko kayo ng magandang idea sa pagsisimula ng pag-alaga ng sirama, or na-share ko yung, or na-satisfy kayo doon sa pag-share ko ng idea para sa pag-alaga ng, sa pag-start ng pag-alaga ng sirama. Kaya yun lang, maraming salamat mga kasirama. Sana sa darating na mga araw is matapos na tong COVID, yung kasi itong wala pa tong COVID kasi marami akong mga kaibigan na pumapasyal dito sa akin. Friday, Saturday at saka Sunday, marami talaga pumupunta dito na marami akong nakakausap, baguhan sa sirama, yung mga kaibigan kong breeder pumunta dito sa bahay. Ngayon, medyo delikado pa man tayo lumabas, so ito pa, kaya ginagawa ko na pa vlog na lang ako nito para ma-share ko naman sa inyo lahat yung idea na or experience ko sa pag-alaga ng sirama. Kaya marami hong breeder na magaling ho, lalo na dyan sa Manila, nandyan yung talagang magaling yung mga breeder ng sirama, yung mga idol ko dyan. Saka yun lang, sabi ko sana naibigay ko lahat yung dapat nyo malaman. So magandang araw mga kasirama, at kita-kita sa next vlog ko. Maraming salamat.